Yan, magandang araw muli mga ka-warriors. Welcome to my channel, Eva's Life in the Philippines. A breast cancer warrior. Well, hello mga ka-warriors. Babahagi ko lang sa inyo ngayong araw na ito kung ano nga ba yung ang reaction ko sa resulta ng biopsy. Unahin muna natin yon. Nung ang biopsy lumabas ay ano, after 3 weeks na, more than 3 weeks. Di ganun. Nung na-receive ko yung ano, biopsy nung binasa ng doktor sa akin, dun pa lang sa harap ng doktor, gusto ko nang umiyak. Siyempre, 'di ba, pag nalaman mo na may sakit kang ganun, iniisip mo na kaagad, paano na yung pamilya ko? Paano na yung dalawang anak ko? Napakabata pa po ng mga anak ko. Ang panganay ko ay 7 years old at ang isa ay 4 years old. Ito si Ivan, ang bunso ko. Yan ang kasama ko dito dahil hindi pa naman siya nag-school. Ang panganay ko nag-school siya, naiwan dun sa ate ko. So yun ang naging reaction ko kaagad. Ang pumasok agad sa isip ko, paano na ang mga anak ko? Diba? Gusto ko nang umiyak nung sinabi sa akin ng doktor na ganun ang result, stage 3. Sabi ko, baka naman may mali, baka dok mali lang ang pagkabasa nyo. Sabi ko ganun. Tapos inisa-isa niya sa akin. So, ayun. Yun na talaga kailangan tanggapin. Tapos, kailangan maging matibay din para sa mga anak ko. Pero syempre, nung nandun ako sa loob ng sa clinic ng doktor, sa kunyari, ano, lakas-lakasan ba? Kunyari, malakas ako. Hindi ako, pinigil ko yung iyak ko. Pero nung paglabas ng clinic, dun sa, ng opisina niya dun sa hospital, paglabas dun sa hospital, umiyak ako nang umiyak. Ito din ang kasama ko, ang anak kong ito. Tapos sabi niya sa akin, bakit mama, ba't ka umiiyak? Sabi niya sa akin. Tapos tinatap niya yung likod ko. Sabi niya ganyan, ma, huwag ka nang umiyak. Bakit ka umiiyak? Sabi niya ganyan. Tapos hindi ako makasagot. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Kasi 'di ba, sobrang babata pa ng mga anak ko. Kasi ako sa amin kasi may ano, yung may history ng breast cancer. Yung kapatid ng mother ko is ano, nang namatay siya sa breast cancer. So kaya ako naiiyak nung time na 'yon kasi iniisip ko, paano na pag nangyari sa akin yun, paano na ang dalawang anak ko, tapos ba, marami akong tanong, bakit ako, sa dami namin magkakapatid, 10 kami, bakit ako ang mapalad na magkaroon ng ganito, na kumbaga, kung titingnan mo ang buhay namin magkakapatid, ako yung nasa pinakababa, diba? Di tapang-tapangan na lang nung huli na, tapos kailangan tanggapin kung ano ang mangyayari. Ang sabi naman sa akin ng doktor, kailangan gamutin. Nagagamot naman na ngayon ang cancer. Hindi naman na katulad dati na wala ng pag-asa. Tsaka ang cancer ngayon ay parang ano na lang daw, lagnat. Nagagamot. Kaya yun, nang unti-unti, syempre nang sa unang araw na malaman mo na ganun ang resulta ng iyong biopsy, masakit. Paano mo ba ano sa sarili mo yun, tawag dito, paano mo aaluin ang sarili mo na malaman mong ganun ang sakit mo? Pero sa akin, ang nagpapatibay din naman sa akin ay ang syempre ang aking mga anak, ang aking mga kapatid, ang aking mga magulang, na sinasabi nila na magagamot yan, ng malulunasan pa naman ang sakit na yan, maging matibay ka lang, alagaan mo ang sarili mo, ganun, sundin ang sinasabi ng doktor. So, kaya dapat mga ka-warriors, matibay din ang loob mo. Hindi ka dapat panghinaan sa mga ganun na sasabihin ng doktor na ganyan sakit, pero malulunasan pa rin naman. Syempre sa tulong ng pagdarasal, kailangan mag-pray. Prayer talaga ang kailangan. Ako talaga ay humingi talaga ako ng tulong sa aking mga kaibigan sa mga Sunday service nila, sa mga prayer nila na
sa naipagdasal ako na makaligtas sa ganitong sakit, na makarecover sa ganitong sakit, na nararamdaman ko din naman na maraming nagdarasal sa akin. Saka, kaya mga ka-warriors, nang wag nang panghinaan ng loob, tibay ng loob ang kailangan, magdasal. Ako ay Catholic, so ako ay hindi po ako talaga nagro-rosary, pero ngayon ako ay nag-aaral ng mag-rosary. Kaya tsaka ano, nang dati din kasi ano, hindi ako pala simba. Nang ngayon unti-unting bumabalik sa Panginoon. Siyempre sa tulong na rin ni Papa Jesus na pinagtitibay niya ang aking pananalig. At marami din naman akong mga, ang ate ko pag pumupunta, may pinupuntahan siya, katulad niya, nagpunta siya ng Cebu at saka ng Marinduque, dinalhan niya ako ng Mama Mary. So, kung makikita niyo, nasaan na ba yung Mama Mary ko? Ay, mali. Di marunong. Ayan, andyan. Ay, sorry.